Ebanghelyo, narinig natin ang kwento ng isang inaliha ng masamang spirito. Hindi lang isang masamang spirito, kundi pulutong ng masamang spirito. First point. Sa ating kasalukuyang buhay, hindi na uso yung mga inaalihan ng spirito eh. Pero inaalihan pa rin tayo ng mga masasamang ugali. Ang daming mga kasamaan na bumabalot sa atin. Ang iba'y mas kukunti, ang iba'y mas marami. Nakapagtataka at nakalulungkot, may mga kakilala kayo. Ako, may kakilala ako. Para bang lahat na ng kasamaan ng ugali nasa kanya na. Madamot, mayabang, sinungaling, mapang-api, hindi marunong magpatawad. Siya na nga nakakasakit, siya pa ang magaling, napaka-hambog, etc. Gumagawa na ng krimen, magdodroga na. Kung ihahambing natin sa Ebanghelyo, ganito yung mga taong kasalukuyan ngayon na inaalihan ng pulutong na espiritu. Pulutong ng masamang espiritu. Huwag nating susukuan ang ganitong tao. Dapat isaisip. Hindi natin dapat sukuan ang mga taong inaalihan na ng masamang espiritu. Hanggat maaari, kung hindi man natin matulungan siyang lahat ng masamang espiritong nasa kanya ay mapaalis, unti-unti, malamang bisyo, matanggal, turuan magpatawad, turuan ng kababaan ng loob, unti-unti, hindi naman natin pwedeng madaliin na sa isang iglap, magbabago kaagad ang isang masamang tao. Pero pagsikapan natin. Pangalawang diwa. Lumabas yung masamang espiritu sa mama, kaso pumasok sa baboy. Nagtakbuhan ng mga baboy, nahulog sa mangin, kinabagsakan ay tubig, nangalunod, nakamatay ang baboy. Ano ang reaksyon ng tao? Oo at gumaling yung mama, pero ang reaksyon ng tao, panghihinayang sa namatay na baboy. Alin ba ang mas mahalaga? Ang taong gumaling o ang baboy na namatay? May mga pagkakataon talaga na there are prices to be paid. May babayaran para makamit ang isang magandang bagay. Natuwa sila marahil na gumaling yung mama, pero nang makita nila yung baboy na namatay, yung kanilang katuwaan napalta ng galit. Pit namatay ang baboy namin. Umalis ka na dito. Huwag ka na magpakita dito. Pero they did not realize may mama na ngayon ay magaling na. May mga pagkakataon na pinanghihinayangan natin ang maraming material na bagay, kahit pa ito'y para sa ikabubuti ng ating kapwa. That's our second point. Huwag nating panghinayangan ang maraming material na bagay na pwede naman at dapat nating isakripisyo kahit pa para sa ating masakit na ito. Pero may pagkakataon na isasakripisyo ito sapagkat ang nakataya ay ang ating kapwa-tao. Isasakripisyo ang mga bagay kahit na nakasasakit na ito sapagkat ang nakataya ay ang kapakanan ng ating kapwa-tao. Alin bang mas mahalaga, ang tao o ang material na bagay? Ang material na bagay ay para sa tao. Huwag nating iisipin ang tao ay para sa material na bagay. Meron akong munting kaisipan na hindi mawala sa isipan ko. Very small sentence. Fear the day. Katakutan niyo ang araw that your possessions would start possessing you. Katakutan mo yung araw na ang iyong mga pag-aari ang siyang magsisimulang magmay-ari sa iyo.
when you are no longer the owner, but you become possessed by your possessions. Katakutan natin ang araw na ito. Inangkin ka na ng pag-aari mo, baliktad. Ikaw ang Panginoon ng iyong pag-aari. Huwag mong hayaang maging alipin ka ng iyong mga ari-arian.